Pero pag si lalaki ka pinagpalit, you, malaman mo palang na lalaki, okay, game over. Wala na tayong pag-uusapan. Kasi, nag-iba ka na ng pag-iisip, nag-iba ka ng damdamin, nag-iba ka. At nalaman mo kung ano talaga yung gusto mo, wala kang pwedeng ilapan. Talo ka na kagad. Pero kung sakit at sakit lang, mas parang feeling ko, mas madaling mo matatanggap na pinagpalit ka sa lalaki. Kasi nga, tapos na. Yung pinagpalit ka sa babae, andun yung mas magre-revenge ka pa. Kasi nga, kaya mo pa siyang labanan. As in, pwede yung panglaitin yung babae, paganda ko siya. Pag lalaki kasi, oh my God! Nakakaloka! Ganun na yun. Pick na kagad eh. Pag babae, may mura pa eh. Ang nangyari! Diba? Masuhihirap pala. Na-realize ko kayo, hirapan na naman ito. Kasi ako yung bakla kasi. Pakalaga, babae na nga ako ngayon. May Adam's apple ka na ba? Kinakapa ko nga eh. JC. Ano, ako masasaktan talaga ako kapag yung babae, pinagpalit ako sa ibang lalaki. Kesa babae? Kesa sa babae. Kasi yung pag babae, girl to girl. Maahatan ka kaya. That's hot pa eh. Yes. Uy, that's hot pa. Patingin nga si Noe, pinagpalit mo babae. Willing naman ako. Patingin nga. Ano, pwede. Oh, pwede. May angle lang na gano'n. O, kasi may gano'n ba talaga ang lalaki? Oh, merong ganun. Not like pag pinagpalit ka sa kapwa lalaki, syempre, aminin natin, may ego eh. Lahat ng mga lalaki, alpha eh. Diba? Syempre, gusto nila, sila yung king palagi eh. So, maso, tingin ko maso sakit pag lalaki. Pero pag babae, pwede. That's hot babe. Binintingin mo talaga. Yung pala yung sagot mo. Eh, yun talaga nararamdaman niya eh. Oo. Honest idea. Tsaka babalik at babalikin sa lalaki. Hindi, tsaka may mga barkada na nagkatanong kayo, pare, no? Grabe, ah. Kaya hindi ka na mga barkada mo. Saya din. O, ikaw? Paras tayo na sagutin. Okay. No copy, no copy. Thank you. Yeah. Oreo. Hello po. Hi. Ako si Oreo. Oreo? A question ko kayo. Di ba nag-Pride March kayo dun sa Taiwan? Mm-hmm. How was the experience? Ano masaya, di ba? Sabi ko lang sa akin, dito lang sa akin yun. Masaya kami para sa kanya. Super saya nun, super ganda na experience dun. Kasi ako lang yata yung pumasok dun na nag-iisang totoong lalaki. Tapos the rest, puro, ano, puro bading eh, di ba? So may isang incident doon na naamoy nila ako na oh ito straight guy to. Ano ginagawa niya dito? So nagpa-picture sila sa kami, sa amin kasi okay, bago pa lang kami magpunta, hindi na to tumigil kaka-text sa akin. Angge, flight in Taiwan. Makabana ko. Hanggang nag-Friday yung flight namin, Thursday night na sa Banana Sunday kami. Angge, lupas na yung ano, Taiwan. Kumusta kaya doon? Sa tingin ko, baklaan. Kasi kung malamang. Kasi April. April pa rin yun eh. Tsaka unang salang pa lang namin doon sa set, yung magti-take na kami ng first scene namin doon sa parade. E di may mga Taiwan people na nagpa-picture sa amin. Imbes na akbayan ako, sa puwet ko nakahawak. Oh my God. Tapos bumubulong ako on the side. Sabi ko, Anggi, yung kamay niya. Sa puwet ko, tingnan nyo. Tingnan nila nasa puwet, nakababad nga sa puwet ko. Tapos naninigas akong gano'n. Angi, yung kamay nila sa puwet ko. Sa puwet ko? Tatanggal namin yung sa palit ko. At dito kami sa gate ride, tatanggal kami ng mga kamay nila. Ano yung kamay na may shooting kayo? Aware sila, may shooting. May permit kami na mag-shoot kami doon, pero parang wala kasi na-excite lang kasi hindi naman siya parang work. Talagang gulo lang natin. Oh, ay, gulo na lang kami. May mga ibang cameras din doon na talagang mahaba yung mga lentes. So wala silang pakialam. Parang they went there to talagang go out at nagpa-expose at magpa-picture at magpahagip sa camera ng bongga-bongga. So wala yung mga pahay-hay na gano'n. Wala. Parang mga Pinoy din. Na ibang baling doon. Meron
din. Mga kakilala pa nga namin. Oo, meron din. Siyempre, oh, yung... yung sumsumbok eh, at Facebook, nandun na punti. Oo nga! Pila-pila ako. Oo, yun ang bash sa kanya sa airport, doon din nagpunti. So, marami. Nakita namin sa parade. Kasi ikaw din pa kami. Oo, kumbaga, maliit naman ang mundo ng kabaklaan. Malawak lang. Marami mga, magkikita-kita kayo sa finish line. Pero wala silang ano, masaya. Very colorful, very solid. Nakakaano lo. Actually, ako kasi nilabutan ako nung nag-start eh. Officially, di ba, after yung mga speech again. So, officially, you're starting na. Tigaas yung flag. Yung ako yung, ay, ang cute ng mga bati. Yung mga flag silang ganon. Yung isang, di ba, yung talagang united lahat. Ang sarap sa feeling. Kami ng mga babae, walang ganon eh. Ang ganon yung mga bati. Nakapagkamanan din kasi ako, ako nung tarot ko dun sa gilid, ganyan-ganyan ako. Tapos sabi niya sa akin, eto kasi, gusto niya magka-picture sa mga muher. Tapos sabi niya, Pecha, yan yung ito magka-picture. Sabi ko, wait lang ate. Ang gulo-gulo ko dun sa gilid. Tapos sabi, napansin siya ngayon ng mga tibash. Magka-picture sa kanya ngayon. Ito yung debi ko dun eh. Magka-picture sa kanya. Nagpanik siya eh kasi naiwan na kami ng camera, naiwan na kami ng lahat. Kami na lang yung ang gulo-gulo naming dalawa. Sabi ko, hinahanap ko din si ate. Sabi niya, hinahanap din pala lang. Sabi niya, wait, wait, here's my partner, Cindy, Cindy, babe, come here. Sabi ko naman, ano yun? Sabi niya, a picture, here's my partner, Cindy, picture. Sabi ko, baby, come here, baby, baby, baby. Sabi ko, ay, so tomboy na tayo ngayon. Ay, tomboy na tayo, tomboy na tayo. So yung dalawang tibas na magang, as in, butch talaga yung pa-picture sa amin gano'n. Tapos ako, ano ate, kinabahan ka. Ay, kasi kinorner ako eh. Parang, Cindy, I have a partner, Cindy. Gusto ko sa action, gusto ko sabihin, hindi ako nag-iisa. Tapos yung mga tayo doon, partner. Yung big hair na nakapit, ganun-ganun lang ako dun. Ano, Cindy, punta naman ako, yes! Yung pala, tibas pala yung room ko dun sa Victoria. Ako nagpupunta sa kanya. At least may respect sila. Ginawa rin kaya sa akin ni Joros yun. Nung nilalapitan na ako ng mga tao, ng mga bading din. Di ba nilalapitan na ako? Si may free hug. Oo. Pinawakan ni Joros yung kamay ko. So, pre, hahawakan ko na yung kamay mo para hindi ka na nila kulit. And in fairness, may respect silang lahat doon. Pag alam nila may partner, hindi ka nila babastusin. Hindi ka nila gagalawin. Kasi siya... Marami naman sa pambabastos. Binastos ka ba? Ano lang ako na yung binabal yung kami sa puwet ko. Parang feeling ko. Kasi nga malapit dun yung mainit ang puwet mo. Yan ka. Binabal. Pero okay naman ako eh. Nanalis yung drug. Ngayon pwede nyo rin po gawin yun. Pag- okay na po. Lalo na na. Sabi niya marami tayo. Mataas nila ang tempo. Huwag kayong mag-alala, na-warm up na po ako. May mga personal videos nga kami na kinukunan kami naglalakas. Oy, hindi ako yung mayakap sa'yo. Talaga na kung gano'n na sa kwento ni CC, hindi aming kilala. Tapos kasi tapos na siya. So, magpaalam na po kayo. CC, magpaalam kami ko dito. That's fine. Sabihin niyo lang kung kaliwa o kaliwa. Tapusin na lang yung black. Grabe si Big Soul! Reddish na yung... What's your take about same-sex marriage? Aba, bakit hindi, di ba? I mean, we all... Love naman is for everyone. I think, it's the best feeling in the world, being loved and being in love at the same time. Of course, may kanya-kanyang... May kanya-kanya explanation ng bawat religion, di ba? Pagdating sa same-sex marriage. May galing sa Biblia, may galing sa ganito. But bottom line really is, bakit hindi natin hayaan maging masaya equally ang mga tao? We all deserve to be happy. We all deserve to be in love. And we all deserve to be married legally if you want to be married legally. Ang decision naman in getting married, dahil sa dalawang tao.
hindi kailangan ng buong mundo involved to be married. Marami magre-react sa sinabi ko, but you know, nandito ka na sa, nasa part ka na ng buhay or nasa generation ka na that everybody demands equality. And wala namang, hindi naman tataas ang tax pag tinatapad ka may equality. Hindi tataas ang presyo ng bilihin kapag ka may equality. Magkakaroon ba ng sale 50% off pagka nagkaroon ba ng equality? Hindi naman, it's gonna be the same. So, parang for me, we all deserve to be happy. I just hope one day, you know, sa mga talagang sagrado, sa mga bagay-bagay, sa pag-iisip ng mga same-sex marriage, I just feel na it's kind of unfair if we judge people through their genders. Regardless kung babae, lalaki, bakla, tomboy. Masaya ka, nagmamahal ka, bigay mo na. Hindi naman sila nananaki, hindi naman nakakamatay ang pagmamahal. Masyado. Nakakamatay din. May sasagot na matay. Matagal ka na pala yung namatay. Ikaw? Ako, okay ako for, ano, for equality. Ako, I believe talaga na dapat hindi natin pitigilan yung mga tao na maging totoo sa sarili nila. Kailangan talaga very open-minded tayo. Kasi ngayon, parang sa dinami-dami ng mga nangyayari sa mundo ngayon, parang sa tingin ko dapat hindi na natin pag-awayan yan. Kasi as one na tayo dapat. And yun nga, dahil nga gano'n na rin yung nangyayari ngayon, slowly, sa tingin ko, natatanggap na ng mga tao talaga. And yun nga, very open na ang karamihan. So, para dun sa mga hindi pa naiintindihan, I pray also na sana maka-adjust na rin sila and maintindihan na rin nila. So yun, ako, I just want to be happy and I just want everybody to be happy, magpakatotoo. Sana magkaroon ng unity, one love for God, for the people and for Earth. So, yun. Pero okay ako. I'm really up to equality. Ako kasi feeling ko unfair yung hahayaan mo rin babae at lalaki lang yung pwedeng magmahalan. Kasi wala naman sa gender yung love eh. Grabe, aso mo nga, halos pakasalan mo, di ba? Ituring mo nga na anak yung mga aso mo eh, di ba? Bakit yun, hinahayaan nyo? Bakit yun pwede? Pero bakit yung itong partner ko, hindi nyo kami pwedeng hayaan na magmahalan ng may freedom, ng hindi nyo kami huhusgahan? So, sana mawala yun, di ba? Sana mawala yung pagmamok dun sa mga... Ay nako mga bakla yan. Ay nako. Yan nga nagpakasal na sa ibang bansa eh. Yung sana dumating tayo dun sa point na yun. Sana umabot ako. Sana makita ko yun one day dito sa bansa natin, di ba? Parang sa bansa natin ano, mas maraming issues na dapat itahel kaysa same-sex. Totoo. Marriage. Parang same-sex marriage, it's the most basic kung tutuusin na pinag-uusapan. Hindi siya dapat issue. Ang issue yung corruption. Ang issue yung mga pinapatay. Ang issue yung drugs. Yun ang issue. Pero yung same-sex marriage, hindi ko naiintindihan kung bakit napakalaki niyang issue. Bakit sa tinatrato na krimen na parang pagka same-sex marriage, eh parang bang nakakommit ka ng crime at parang pwede ka ng halos makulong. Tapos kung magalit sa yung mga tao, di ba? Kasi ang tao, hindi mo naman mapipili yan eh. Ito yung timok ng puso ko. Ano gagawin ko? I-deny ko yun sa sarili ko. Pero hindi maganda yun. Hindi maganda na mabuhay ka sa kasinungalingan. Kasi baka doon pa mamaya magsimulay mo sa samang bagay na pwede mong maimbento sa isip mo na, eh kung bumatay na lang kaya ako, eh kung magdroga na lang ako, mas pangit yun. So dapat yun ang iwasan natin, di ba? Hindi yung pagiging malaya mo. Ang ganda.